and then yung motivation, yung uncertainty. Pero ano talaga talaga, minsan inisip ko na lang po na balang araw talaga magiging mas maayos na yung lahat. Hindi man siya mawala completely or totally, pinagdadasal ko po na mas magiging better yung situation natin with the company. May ganyan yung coping mechanisms ng bawat tao, at least na lang. How did you deal with that? Ano yung ginawa mo pa? Hindi ka maburiya, tapos pa rin yung health issues. Yeah, malaking factor po siguro sa akin yung yoga. Kasi nung time na nasa Manila ako, and hindi ako makalabas, and kung nasa balara ko, pwede ako lumabas, pwede ako tumakbo, pwede ako mag-surf. Nung nandito po ako sa Manila, mas naging limitado yung galaw ko. So, mas kinay ko yun yung opportunity to connect with the vaccine. So, before ako umalis, may time na thrice a week kami na nag-zoom yoga. So, malaking tulong po yun sa akin mentally, spiritually, physically. Kasi lahat na-align namin. And ayun, parang ano, na-reconnect din ako sa kanila kasi tagal din namin ginitalita dahil medyo, yun, parang ano pa rin po kami, talagang nasa, nag-iingat pa rin kami. Saka maganda din sa iyo kasi napaka-strong ng family support ng mga. Tapos napaka-religious na parang family. So, ang laking factor yun sa ibang. Yes. Isa din po yung sa talagang pinagpapasalamat ko na meron ako sa buhay ko na strong yung relationship sa family ko. Malaking factor din na yung start ng pandemic, kasama ko yung nanay at tatay ko. At hindi kasama rin sila. Mas nagkaroon ako ng time with them. Mas nakapag-bonding kami. Yung mga times na hindi ko nagawa dati kasi yung tatrabaho ko, mas nagagawa namin. Nakakapag-tulog kami, nakakapag-talig kami ng mga halaman na hindi ko never kong nagawa kasi wala akong time to do. Talagang trabaho ko ng trabaho. Nagkaroon ka na maraming time na sumat kasi hindi ko passion pa rin. Yes. One of your passions is like songs. May mga nasulat naman po ako and hopefully ma-release ko yun kasi I recently got in touch with Ian, tapos may pinasa ko sa kanyang demo. Hoping na ma-release namin siguro by early next year. So, how are you now? Kumusta ka naman? Saya naman. Okay naman po. I'm very excited to be back here. And very thankful ako kasi pagka-uwi na pag uwi ko, may blessing ka agad. And then, nabalitaan ko nga po na magsisimula na rin kami ng bagong series. So, ready ka na sa napkin, di ba? Yes. So, baka kakalabas lang po ng quarantine dahil yung uwi kami dito, may 5 days ako ng quarantine. Tapos, lumabas na ako ng konti for work. And then, another quarantine na lang. Nakasal ka. Kakasal and hoping na talagang mag-align yung schedule kasi mag-plano talaga before anong daling sabihin eh kasi may definite tayo pero sa ngayon sa anong reaction mo nung ako nasa abroad lumabas ang chismis na secretly married ka? Secretly married? Hindi ko ba? Parang wala naman po ako. May mga naglabas ang ganun eh. Well, ang dami naman po kasi nila pwede yung isipin eh. Parang every time na aalis yung artista, meron sa naliliisan na baka buntis, baka nagpakasal. Pero let's just maybe wait for the right time. And when I'm ready to say something about it. Kasi sa ngayon parang ang dami pa natin kailangan pag-usapan, ang dami pa natin kailangan balikan, especially sa work, dahil ang tagal ko yung nawala. So, maybe we can just
focus on that. Okay. I think I'm ready. I'm not just 33 years old now, but I think I'm mentally, spiritually, physically prepared. I think it's time for me to go through that, kasi na in a way na na ano ka naman eh, develop ko naman yung identity ko bilang ako, individuality ko. I think I'm confident to say that, you know, I'm secure, and David is here, so we're sitting together, and I think when the right time comes. Cultural differences doesn't bother you. It actually excites us. May mga times sa parang mga little things lang, like when I was there, I have to be with syempre yung weather. Hindi tayo sanay sa malamig na lugar. Parang minsan nakaka-affect ko ng mood yung ang tubi ng araw. Tapos maulan. So yung mga ganun, siyempre, nabibig sa iyo. Yung araw, nabibig sa iyo. Yung pag-ibig mo. Yung, in terms of, yung ano naman nila, lifestyle, hindi naman masyadong malayo sa kung ano yung ginagawa natin. I am also grateful na yung family ni David is also grounded. Very tight sila sa family. In terms of communication, wala akong masabi sa kanila. Like, they really felt, they really made me feel na hindi, walang kulang, wala akong miss. You know, there's always something to look forward to. Nung time na nandito si David, ano siya eh, parang, he's so free-spirited, na he's open to every change. And recently nakita ko rin yung character niya when we travel to Italy, kasi nagkaroon ng problema. Ako yung siyempre yung papanik. And I thought na parang siyempre since nasa different kami nationality, parang expected mo na may lalabas na lang na characteristic na kakagulat mo. Pero thankfully, mas nakita ko yung character niya in a deeper sense. So in that term, parang wala akong masabi sa kanila. And I'm just so grateful na hindi naging issue yung cultural differences, kahit yung language, kasi he's trying his best to adapt to our culture, Tagalog. So ang daming mga tao na nagigulat na marunong talaga mag-Tagalog. First foreigner boyfriend. Yes, first foreigner boyfriend. And lagi niyang sinasabi na kaya siya nag-aaral mag-Tagalog eh, para sa parents ko. Kasi sabi hindi naman namin first language yung English. And syempre, yung parents ko, they want to communicate with David. Ang hirap din talagang, alam mo yun, parang may proseso pang dadaanan. And I think yun yung mas nakaka-excite, kasi parang hindi siya mediocre. Parang may bago, may effort, at may bago kang natutunan lang. Nakapag-adjust na rin sa yun sa atin, sa maraming kaiba. Slowly adjusting. Especially nung time na na-lock in kami. Hindi kami makapag... I mean, nung time na the first na in-announce yung lockdown, akala namin makakapag-match kami, makakapag-concert kami, makakadala kami. Pero yung tatlong... Ito pong nasa Baler. So, nung inabutan siya ng lockdown dito, nakasama yung pag-uusap ko. Kasi, kumbaga parang hindi tayo ngayon namanigin siya. And basta kilala siya ng parents ko. Parang doon na babas. Opo. Tatlong buwan. Pero ano naman, kumbaga nakakatuwa kasi mas nakita
nila, mas na-appreciate nila sa David. Yung family nila, hindi nagpanik na lockdown dito for 3 months. Especially yung mom niya, kasi only son. Tapos parang, syempre iba yung lumalabas na balita about the Philippines. So, na parang yung time na kinakausap ko yung mom niya, I had to assure her na it's fair. In terms of, you know, how we deal with the pandemic. Diba parang I think and I'm confident enough to say na we're slowly trying to make things better. Hindi man tayo makapantay sa standards ng ibang bansa, pero I think we make the efforts to adjust and to try to get better. And ayun, parang syempre hindi mawawala sa kanila bilang mga magulang, hindi mawawala yung mag-aalala. Katulad ng kung paano nag-aalala yung mga magulang kung kapag-aalala. Thank you. Thank you, Dad. Thank you.